So welcome ulit sa ating JUBISNESS tips and lessons. Yung ating ituturo ngayon ay isa sa request ng former participants sa training na kinundak natin. We've been training for like more than 3 years, kaya isa doon sa mga naging training doon ay isang participant ang request nito. And ang ating JUBE learning ay papangalanan natin how to fill up books of accounts. So it's still related sa taxation and compliance, at ang didiscuss natin, ano pa yung mga dapat isulat sa mga books na to, ano-ano yung mga books na to. So, bago yan, discuss ko muna sa inyo kung anong type ng books ang applicable sa inyo. Okay, when you registered with BIR, depende yun sa yung number of books na patatakpan nyo sa kung anong type ng taxpayer kayo. Okay? Makikita nyo to sa inyong certificate of registration. Unang-una nyo aalamin, VAT taxpayer ka ba or non-VAT? Pagka VAT taxpayer ka, isa dun sa tax type nyo. Kagaya nitong sample registration form na to, this is actually one of my companies. Ito yung aking accounting services. Nakalagay din niya kung anong type ng business ang ine-enter nyo. Ilalagay nila dyan yung code ng inyong industry. So, nakalagay dito ang aking tax type. Isa dyan yung percentage tax. Okay? Yung percentage tax, quarterly na yan, pina-file. So, itong percentage tax says na hindi ako VAT registered. This company is not VAT registered. So, dyan yung malalaman. Ngayon, kung VAT registered kayo, ang makikita nyo naman dyan, isa sa tax type nyo yung VAT. Ang VAT monthly nyo finafile. So ngayon, si percentage quarterly na. Nakalagay dito monthly ka, but of course, with train, naging quarterly filing na yan. So unahin natin ngayon i-discuss yung mga books of account pang non-VAT. Okay? Part 2, si VAT registered taxpayer. Okay? Tuturuan ko pa rin kayo how to fill up forms, okay? Meron lang additional books of accounts, okay? Pag non-VAT taxpayers kayo, apat ang klase ng books of accounts na ipaparegister nyo. Una dyan, yung cash receipts books. Pangalawa, cash disbursements books. Pangatlo, general journal. Pang-apat, general ledger. Pag VAT ang registration nyo, magiging 6 yan. Madadagdagan ng 2 books or journals. Okay? Yung isa ay sales journal or sales books. At yung pangalawa ay purchases books. Meron na yung mga column headings na bibili na yan ready sa mga bookstore. Okay? So, paano natin susulatan itong books of accounts? Yung mga to, unahin lang natin yung non-VAT. So, doon lang tayo muna mag-concentrate ngayon. Yung VAT part 2 ng ating lessons. Kasi magiging masyadong mahaba na mapakamabore na kayo. Okay? So, isa-isahin natin yung mga books at para saan yung mga yan. So, non-VAT. First books of accounts, yung cash receipts books. Anong mga sinusulat dito? Lahat ng mga cash inflows or collections. Okay? Pwedeng 2 or more columns, depende sa nature ng business nyo. Ano-anong mga type ng mga inokolekta nyo. So, halimbawa, nangungolekta kayo ng sales, nangungolekta kayo ng receivables, yung sales, cash sales, nangungolekta kayo ng receivables, minsan nangungutang kayo, so makakapera kayo because of that. So, any transaction that involve collections, dito nyo ire-record. Ano ang reference nyo dito? Yung inyong OR, kung kayo ay service that business, or your collection receipt, kung kayo ay into sale of goods. Okay? So, ano itsura ng cash receipts books? Nabibili lang sa bookstore. Ganito itsura, oh. Merong columns. Okay? So, this is a 5-column journal. So, pwede nyo itong gamitin. Kung mas konti dyan, you can use 4 columns. Or kung mas marami dyan ang type of collections nyo, you can use 6 and more. Okay, so ito ang sample. Paano mag-record sa cash receipts book? Lalagyan nyo ngayon ng heading. Okay, ganyan itsura niya. Yung first column na yon na may hati ng nabuhit para sa date yun. Yung susunod na medyo malapad, that is for your, kung sino, kung kanino kayo nakakolekta. Okay, so yung receipt from book.
So, ilinis na yung pangalan yung claim. Nakapangalan sa resibo, sa OR, or sa collection receipt. Kung yung kinakolekta, then yung pangatlo, gamitin yung OR number or collection receipt number. Okay, that's going to be your reference. Then, dapat in sequence yan, chronological, sunod-sunod. So, you can trace kung may na-escape pa kayo. Basta sunod-sunod, kung may cancel, susulat nyo lang cancel. Para meron na kayong idea kung ano mga OR or collection receipts yung na-cancel. And, by the way, pag nag-cancel kayo ng OR, i-attach yung original. Kasi hahanapin ko siya. Pag na-tax map kasi, you know what tax map is? Hindi ito yung audit ng BIR. Basta randomly mag-iikot si mga BIR examiners and check on your post value, certificate of registration, at saka 0605, may sulat ba ang books of accounts, nag-i-issue ba kayo ng official receipt, those things. Okay? Of course, bawat violation would mean penalties. Okay? So dito, sa inyong books of accounts, ang importante, may laman and updated. Halimbawa, may sulat nga, 2020 na ngayon, ang sulat 2017. Oh, good luck. Good luck. Congratulations. The penalty kayo. Okay, so, ganyan yan. Yung OR nyo has to be in sequence and makikita nyo kung merong missing at kung merong kayong skip. Failure to issue OR, pagka pinakita nyo, provisional receipt ang inyong basis. Yan. Congratulations to you. Okay? So, yung amount. Yung amount ng kukulit niya, bawa, una natin May 1. So, you receive from Jubica. Ang OR number niya, penalty. Ang nakulit niyo lang sa kanya ay 3,980. Bakit ang benta niyo 4,000? So, yung ginawa ko example dito, yung tinagtasan kayo ng creditable withholding tax. Ito kasi mga pinagbenta natin, clients natin, lalo na yung large taxpayer sa mga yas. Kakaltasan niya kayo kung kayo ay seller ng goods na 1%. Kung kayo ay seller ng services, kakaltasan niya kayo ng 2%. So dito, sinample ko, meron kayong goods na pinipenta, meron ba kayong services na i-offer. Okay? So ito yung mga types ng collections niyo. So like yung kay Jubica, makakapenta kayo. So when I say sales dito, ito yung sale of goods. Okay? Ang talagang benta niyo, 4,000. Pero, kakaltasan niya kayo ng 1% or 4,000 ay 40 pesos yun. Kaya ang makukulekta niya na lang, 3,960. Kaya na-discuss ko doon sa previous lessons yung withholding tax. Kaya ito we need hold sa inyo. So, dapat kayong bigyan ng 2307 dito, makiklaim nyo yan as tax credit. Sabihin, ibabawa sa babayaran yung tax. Okay? Na-discuss ko na yan sa previous video. Okay? Halimbawa naman, itong OR 24, okay? Ang nagbayad si Ellen Del Rosario, ang natanggap niya 4,900. Pero ang benta niyo, in benta niyo ng service ay 5,000. Kasi kung kinagtasan kayo ng 2%, 100%. Again, nagbibigay sa sayo na 2307. Kung susunod na dalawa, pareho lang din niya na, nagtagang ko lang na, ng example para makita nyo how it's done. Yung huli, nangulekta lang lang receivable. Okay? Ibig sabihin, yan na yung neto, yan na yung dapat yung kolektahin. Mamaya, pakita ko dun sa ibang books yung connectado dyan sa receivable. So, kung tapos na yung lahat ng transactions for the month, in this case, may ito-total yung lahat. Okay? So, para itong isang journal entry na naka-debit, dalawa, si amount at si creditable withholding tax. Creditable withholding tax is like a receivable. So, asset yan. So, collectible. So, dalawa yung debit nyo, the rest are credit. So, pag tinotal nyo yung dalawang debit at saka yung mga credit nyo, tapay okay? So, pag i-equal yan sa case. Okay? So, that's a way to check kung tama entries nyo in terms of amounts. Okay. Punta tayo sa susunod na books of accounts. The next books of accounts ay yung cash disbursements books. Or ang iba, ang tawag yan, cash payments books. Okay? Ano naman ang laman yan? Eh, di lahat ng mga payments, lahat ng palabas yung pera. Kung si cash receipts, lahat papasok yung pera, ito lahat ng palabas yung pera. Pwedeng, depending
sa nature ng mga transactions ko na ito, ha, ang common sa columns or more. Minsan, ano, yung columns talaga yung nagkakasya. Depende kasi sa dami ng mga expenses nyo na nai-incur. At saka depende sa breakdown ng expenses nyo. Kung gusto nyo pang i-breakdown sa utilities, sa water, sa electricity, at saka sa communication, lalong dadami yung kailangan ng columns. Okay? So, ito ang illustration ng cash disbursements books. Again, yung first two columns dyan ay date. Yung medyo malapad is for, kung kanina, receipt from dito, kanino naman yung binayaran? Sino yung binayaran nyo? Yung name ng company or tao na binayaran nyo, ilalagay nyo dyan. Okay? So, yung ang reference nyo naman is your cash voucher. Ito hindi kailangan ipaprint sa VIR, pwede nyo nagbigay ng voucher. Kasi sa voucher nyo ilalagay yung detalye kung ano yung binayaran nyo. Check ayan, ano yung check number. May nabibili ng mga ready check vouchers or cash vouchers sa bookstores. Okay, so yung iba, nagpapaprint ng sarili, that is up to you. Okay? Again, lagyan nyo siya ng number beforehand. Lagyan nyo sa pre-number yun na. Hindi yung as you prepare sa kanina numberan. Kasi, ang magiging tendency dyan, baka mag-doble ang number. Pero kung pre-numbered na yan, you can somehow trace kung may nawawala. Baka nasulatan nyo na, nalagyan nyo na ng expense na kakabitin ng receipt o na misplaced, you can search for it. Pero kung walang sulat, saka nyo palang susulatan, you can somehow skip some numbers, isa pa yan, at saka may nawawala, hindi nyo matrace. Okay? So, I suggest pre-number ang vouchers. Nabili pa number. May nabibili na lang, manual number na machine, o minsan meron automatic. Kaya sulatan lang. Okay? Depende na yun sa inyo. And ano ang gusto. Okay? So, lalagyan nyo yung CV number as your reference. Then, yung amount ng binayaran. So, kung hindi kayo large taxpayer, kagaya nito kasi percentage tax, normally, hindi nalalagay sa large taxpayer pa yan. So, wala kayong kakalkasin. Pero, nagbigay na rin ako ng sample ng expanded withholding tax payable for your guide kung naka-classify kayo as a large taxpayer pero nalikan. Okay? So, amount halimbawa, yung bawa Jollibee, bumili ka ng worth 960 ang classification niya, representation. O kaya gusto niyo siya tawagin meals and entertainment. It's up to you. Depende sa classification ng expense niya. Okay? Sabi ko, may freedom tayo to name our expenses. Okay? National bookstore, bumili ka naman ng 4-7 sa supplies. Okay? Siyempre, depende. Baka binili yung printer, equipment, yun yung situation. Okay? Depende rin sa account. Baka naman sobrang mura, pwede nyo na ilagay sa supplies. Baka nyo yung basurahan nga, lalo sa sinasample yun, baka yung basurahan. Ilagay nyo pa sa equipment para i-depreciate kasi makadala nyo. Kaya hindi gano'n naman. May discretion din sa pagkakitin. Okay? Personnel, generalize na lang. Pwede kasi, isa kasing, kasi sahod yan eh. So, maramihan. You don't have to write the names of every employee. So, you can use personnel. Sabawa, pangalan ng kumpanya nyo, J-Con, mga personnel. Yung mga ganun lang. Sila lahat kasi. Tapos, naka-attach na lang sa voucher. Yung summary, yung payroll sheet. Okay? Remember na sa original cash vouchers, dapat naka-attach yung mga resibo. So, in this case, halimbawa, ang pinasahod nyo ay worth 20,000 gross salaries pero may deductions ng SSP mo sa EBIT, payable yun. So, separate column si payable. So, yung netto lang, yun na nalagay mo sa amount. Okay? So, yung total na 18,000 pala. 685.33 centavos. So, yun na lang ang inyong binayaran. So, yun yung under ng amount. And so, sa rental naman, yun, ito yung may sample tax. Wala pala akong sinample dun sa 2.1% kasi nga pang mga large taxpayers. Yun, halimbawa yung renta. Pero yung renta, small taxpayer, you have to deduct 5%. Okay, rent on, like yung office nyo, yung rentaan nyo, for store nyo. So, halimbawa, ang rent nyo is 10,000,
Hindi nyo babayaran yung full 10,000, ibabayad nyo lang 9,500. You have to deduct 5%, and in this case, ikaw ang mag-i-issue ng 3%. Okay? Discuss ko na yun sa previous video on some tax terms. Okay? This discussion is among the percentage tax topic. Okay? So, ito total nyo, if it's the end of the month, ito total nyo bawat column, bawat amount column. Take note na kapag panibagong buwan na, separate page na yun. So, yung pag hahaluin in one page, yung mga magkakaibang buwan. Okay, ito total nyo siya per page. Ito total nyo rin siya per month. Okay? So, kung tatlong pages yan, isang buwan, i-carry over nyo yung previous total para meron kayong accumulated total. Okay? So, para din itong pag-normal entry mo yan, ang debits mo dyan, yung mga expenses, yung mga payable, at saka yung amount na binayaran mo, credit yan, cash. Okay? So, pag tinotal mo si debits, dapat equal din kay credits. Okay? So, nakakadalawa na tayo. You have cash receipts and cash disbursements books. Yung pangatlo is general journal. So, ano naman ang inilalagay sa general journal? Okay? So, general journal, ang lalagay nyo dyan ay lahat naman ng transactions na walang cash involved. Okay? Sample dyan, nagbenta ka on account. Okay? Walang pera doon kasi kukonektahin mo pa lang. Lalagay nyo yun sa general journal. At saka yung mga adjusting entries. Normally, ito mga adjusting entries, walang cash involved. Okay? Correction entries, may mga cash involved pero pwede mo ilagay din dito sa general journal. Pero kung may cash involved, either sa cash disbursements or cash receipts books ang pasok niya. Okay? Sample ng pag-enter sa general journal. Yung general journal is 2 columns lang. Okay? So, pag tinignan mo yung mga, minsan na sa cover, nakalagay na itong journal. So, makikita niyo 2 columns siya. Okay? Minsan cash nakalagay, 2 columns din. Okay? So, sample entry niya, yung nagbenta ka on account. So, receivable mo pa lang, pero, kakaltasan ka ng 2% or 1%, depende sa benta mo. Yung sinample ko kanina, ito yung entry mo. Tapos, nakabenta ka ng 25,000, kinaltasan ka ng 1% kasi goods yung binenta mo, bawas ng 250. So, ang re-receive mo na lang, 24,750. So, tignan nyo yung cash receipts kanina, 24,750 din ang nilagay ko doon for consistency para makita niya matrace niya. Okay? Si depreciation ngayon, is a sample ng isang adjusting entry, dito din ang pasok niya sa general journal. And other adjusting entries, at sabi ko may mga transactions na hindi nag-i-involve ng cash. Okay? So, tatlo na. Hindi, panghuling books of accounts is the general ledger. So, itong general ledger naman para saan ito? Ledger nga yan, nagagamitin nyo sa posting. Sa lessons natin, if you have attended sa ating accounting for non-accountants na training, di ba? I have taught you how to post and gumamit tayo ng T-accounts. Pero itong ledger, ito yung actual, yung T-account skeleton ng ledger yun. Okay? So, ano yung itsura ng ledger? Ganito yan, di ba? Nakita nyo, yung amount columns niya magkahiwalay. Kasi pinapakita niya yung debit column and credit column. So, papakita ko sa inyo paano mag-post. Yung mga pinost natin, mga ni-record natin sa mga books of accounts, yung cash receipts, cash disbursements, ganito lang yan. Napupost yun siya buwan-buwan. Kunwari lang, may mga entries kayo ng January hanggang May, ipupost nyo siya isa-isa. Totals na lang per month. So, 1 cash receipts entry for the month of January. Yung CRJ1, that means that's the page. Siyempre, kung page 2 naman, gagawin yung CRJ2, ganyan. Sunod-sunod. Ganun din si disbursements. Isasama nyo rin dito, kasi cash to wala namang involved na cash dun sa general journal, kaya wala dito naka-post. Isang account title, isang ledger. So, di ba maraming pages yon? Tapos yung ledger nyo, may mga alphabets doon. So, kung pwede nyo lagyan ng pages yung inyong account title or lagyan nyo ng account numbers. Tapos, dun sa mga alphabetized na
na terms, lalagyan nyo dun yung cash. Halimbawa, under C, lagyan nyo yung cash. At saan siya matatagpuan? Anong page? Okay? So, propose nyo dito. At the end of the year, itutotal nyo yan. Yung total debit at total credit. Ang tawag natin dyan, pencil footing. Pencil lang gamitin nyo kasi pwede pang may mga adjustments, may nagagdag. Pero wapenin nyo, footing ng tawag. Hindi natin matatawag pencil footing. Guys, that's the accounting term for that. Okay? So, there we go. We have four books. Cash receipts books, cash disbursements books, general journal, and general ledger. At andyan ang mga sample entries. And sa susunod naman, part 2 natin, paano naman mag-record sa books of accounts ng pang-VAT registered taxpayer. Okay? Thank you very much. And sana, abangan nyo naman yung susunod. That would come soon. Gagawin ko rin siya agad. Okay? Thank you.